Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary, Thursday edition, ang market natin. Mukha nga targetin pa yung 7K, silipin natin yan kasama yung ACEN, Converge, ICT at JFC at SMC. Let's have a short prayer bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, kung sakasakali po na kayo ay naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs ay tambayan tungkol sa stock market. Yung 14 na taon na pakikibaka natin dito, yung mga pains and gains kinukwento natin dito, tambay style lang ho ha. Kaya kung kayo naghahanap ng tambayan, huwag nyo kalimutang i-click yung subscribe button agad-agad. Yan, isama po ninyo yung all sa notification bell para mapanood po ninyo, ma-notify kayo. Lalo na dun sa morning show natin, PSE Opening Bell Live, dahil may live stream ho tayo daily, Monday to Friday. Pasok natin muna yung market natin today, mga titos and titas. Bago yung mga balita, down tayo ng 72 points, medyo malaki-laki to, 1%. Namula ang ating market, service sector lang po ang kulay green. Ang value turnover natin, almost 7 billion, which is makapal na to, pwede na. Pwede na, no? Ang gainers natin, 85 lang, 121 ang ating losers. At foreign selling, o buying ba tayo? Net foreign selling, malaki to, 656 million ang mga foreign shares. 656 million worth of shares ang nilabas ng mga foreigns today, mga titos and titas. Ang isang i-highlight natin, gusto kong pong i-highlight sa inyo dito sa stats, no, makikita to sa 2TradeAsia na website, yung top gainer, no, makikita nyo, yung top 10 gainer, ha? Ang medyo may volume lang dito is itong Bloom at saka yung TBGI, 37 million, pero maliit pa nga to eh, no? 37 million yung TBGI, okay, yan, medyo makapal-kapal na, at saka yung Bloom, no? The rest po, 1 million, may 10,000, di ba? Up ng 22% pero 10,000 lang, di ba? Ito, yung BKR up ng 23% pero 10 million lang, no? So maninipis ho yung mga volume ng mga umaakyat, ha, yung mga usually ito mga small caps kasi itong mga to, ha, mga titos and titas. Kaya bukod ho dun sa mga presyo na nakikita nyo, bago kayo ma-entice dun sa paglipad nung laki ng inakyat. Bukas pwedeng umakyat ulit 'yan. Minsan pangatlong araw, pang-apat na araw, bagsak na, no? Inexplain po natin 'yan, ha. Doon sa CHT natin bakit nangyayari yung mga ganyang klasing bagsakan on the third and fourth day, especially doon sa mga small caps, mga titos and titas. O kaya be cautious in trading itong mga small caps, ha. Medyo nagpapakita sila sa mga top gainers ngayon, ha. Pasok natin mga balita muna. Fiscal restraint may reduce risk but likely to stunt growth, says IIF. Emerging markets like the Philippines that seek to narrow ballooning budget deficit and ease their debt burden may face slower growth moving forward as they may cut back on public spending, sabi po ng Washington-based IIF, no? Pero sabi ng undersecretary natin at chief economist na si Tito Hill Beltran, the Philippines stuck to maintain its fiscal deficit and debt ratio in the middle of the pack of Asian emerging economies would be the best option to keep the country's investment grade rating, no? So decision between magbabayad ba muna ako ng utang o saka na kita babayaran, di ba? Pero ang position ng ating chief economist, si Tito Hill Beltran, sabi niya, hindi, magbabayad tayo to maintain our investment grade rating. Siyempre, nakalkula na nila yan eh. Pag hindi tayo nagbayad, walang investment, baka ma-slash yung investment grade rating natin. So, ang mananyari, di ba, mawawala ng investor dito sa Pilipinas. Hihina yung investment na pasok ng pera. Di ba? So, I think, tama naman, ano, yung pagbabalanse ng BSP. Next, balita, NEDA, further easing of restrictions to bring 8.3 billion and 36,000 jobs back. Manila, Philippines, at least 3.8
8.3 billion would return to the economy and 36,000 jobs would come back to life nationwide weekly. Weekly daw yan, ha? If restrictions were further eased as Delta case decline. Yan. So, good na to. Good news ito, no, mga titos and titas. Weekly daw to, ha? 36,000 jobs and 8.3 billion weekly. So, malaki ang bababalik. Ang laki din talaga pag tinignan mo nga. Ang laki nang nawala talaga sa economy natin, ano, mga titos and titas. So, good news. Again, isang good news na naman ito, mga titos and titas. Pero kanina, meron tayong naririnig na syempre, paalala pa rin. Laging mag-iingat. Dahil baka pag dumami na naman ang case, ma-lockdown tayo. But hopefully, sabi ng Okta Research, no, hindi na ganun kalaki yung reproduction rate natin, no, mga titos and titas, at yung mga cases ay patuloy yung pagbaba. So good news ho yan. Yan ang mga balita natin, kaya ipasok muna natin yung chart natin sa PSE. So we might retest yung 7,000 level. Ito po yung breakout point, eh, no? 7,070, halos 71, ano? Ito ho yan. Yung breakout point natin doon sa W, nakita nyo, di ba? Gumuhi tayo ng W pattern, na breakout po natin yan. Sa ngayon, sinasalo tayo ng red line natin, 20 MA. Kung tatagusin yan, eto, confident ako dito sa 7,000 level, eh. Meron ka pang kulay blue, oh. Ano to? 6,966? O, di, aakyat lang ng konti. Medyo matibay yung 7,000 level. Mas maganda kung i-retest para masimento na natin, magkaalaman na kung gano'ng katibay yan. Diba? Mas maganda na i-retest ho yan, ha, mga titos and titas. Na? So, yan na ating PSE. Siyempre, ang resistance natin, lagay natin dito, ha? 73 to 74 area. No, lagyan natin ng area ho yan, ha? Maganda rin to pagka biniyak, eh. Maganda rin yan pagka nabiyak natin. Dahil, exciting times ahead. 7,650 na yung kasunod, hanggang 8,000, ano? So, November, December, kaya-kayang abutin yung 8,000. But if we will close above 7K, 7,2, 7,5, that's good na, eh, no? Para sa PSE natin, no? Mga titos and titas. Probably next year, we can go mga 8,1, 8,2 na, mga first quarter next year. So, exciting times ahead, mga titos and titas. Silipin natin yung ACEN, kung exciting din ba. Si ACEN natin, aha, medyo pwede-pwede na. Kaso nga lang, dodgy-dodgy kasi ito, eh. Ito po ay, ito, yung ganitong itsura ng candle. In-explain natin sa practical charting naman yan, di ba? Yung mga bullish and bearish signs ng mga candlesticks. Nasa practical charting po yan, no? So, kung gusto nyo matutunan yung practical charting, you can go to TitoVlogs.tv. Ngayon na po. Hindi, pagkatapos ito video, go to TitoVlogs.tv, mga titos and titas. May webinar tayo, recorded yan. Click yung practical charting and then you will get your access within 24 hours. You'll get your access. Pwede nyo hong panoorin within 45 days naman yan, eh. Diba? Pero, I suggest, pag na-access nyo na yan, tapusin po bago mag-Sabado. Dahil sa Sabado, 3 PM, magkakaroon ng, hindi live streaming, live Q&A. Magkakaroon ng live Q&A tayo via Zoom, lahat ho na nag-avail ng practical charting, para dun sa mga tanong po ninyo, mas ma-clarify pa at mas ma-explain pa natin. So, ano-ano ang matututunan dyan sa practical charting? Mga 10 videos ho yan, eh. Nandyan yung bearish and bullish signs na importante kung nagtitrade kayo, diba? Paano gumuhit ng trend line? Ano ibig sabihin ng mga moving averages? Di ba? Para malaman mo nasa ng support, nasa ng resistance, di ba? Isa sa pinaka-importante ho dyan, yung apat na klase ng trader para alam mo kung anong klase ng trade yung ginagawa mo. Ang dami nagtatanong sa atin, Tito, pwede pa bumang bumili ng ganito? Pwede bang pumasok sa ganito? Di ba? Eh, yung tinatanong nila, magandang stock, eh. Di ba? Eh, maganda yung stock, but if you are a bad trader, dahil hindi mo alam yung ginagawa mo, diba? Maiipit ka, diba? Mga titos and titas. So, importante mag-aral muna, no? So, if you want to further level up yung mga tito moves, yan, go to practical charting, titovlogs.tv, practical charting, or ito lahat ng tito moves sa cold hard truth, yan. Cold hard truth about stocks and crypto. Ito ho ay mindsetting naman, ano? Mindset, mga titos and titas. So, yan, just go to titovlogs.tv. Sabi natin, dodgy-dodgy ito, eh. So, medyo parang indecision. Nag-iisip-esep kung aakyat or bababa, no? Indecision. So, ang maganda rito, itong dodgy, hindi mo masasabing reversal, paakyat, or pababa. Kasi nasa gitna siya, eh. Ayan, eh.
Kasi pag nakita mo yung doji nandito sa taas, yung pwedeng reversal sign. Pag nakita mo naman sa baba, pwedeng reversal sign aakyat, di ba? So in-explain yan. Practical charting. So since nasa gitna ito, there's a 50-50 chance na aakyat tayo at bababa tayo. Ano ang magti-trigger na aakyat tayo? So go to your secondary indicator. Primary indicator nasa taas, secondary. May chance kaya ito. Ayan, MACD. Mag-cross yung MACD, bullish sign, di ba? Bullish sign. Cross tayo, akyat tayo, we might see new high once mag-cross yung MACD natin, mga titos and titas. Ngayon, kung hindi naman, let's say nag-kiss lang and then bumaba ulit, we will go back sa blue line, di ba? Yung 1088 area or probably itong area pa na to, yung mas yung recent low natin na 1070 area, mga titos and titas. Yan po ang ACEN. Yung like kaya, napindot. Ayan, napindot naman pala. May mabuti naman at napindot yung like button, ha. Converge naman, mga titos and titas. Ito, medyo tricky to, no? Makikita ninyo, may uptrend tayo dito, mga titos and titas. Yan, ha. May uptrend ka nakikita dyan. Kaya sabi ko, medyo tricky, ha. Even your MACD, paakyat, okay? Paakyat ho yan. Yun nga lang, ang forma kasi nito, no? Medyo bearish yung forma. Sabi niya, Tito, ipakit naman na bakit bearish? Kasi galing sa baba eh, no? Parang meron kang para kang kabaliktaran ng bull plug eh, no? Paakyat ho ito eh, no? Yan ah. Paakyat ito. Galing sa baba, galing sa taas pala, yan. Parang may bull plug katuloy na napoform eh, no? Pero kabaliktaran yung reverse bull plug, mga titos and tita. So medyo parang bearish, no? Considering also na may haharang sa yung blue and red. Ang mako-confirm mo yan na bearish, yung signal, yung pattern po na yan, once na hindi tumuloy itong MACD mo, kung mag-kiss lang tapos bumaba tayo, that's a bearish signal. Babalik po ulit tayo dito sa 27 area, no? Para manigate yan, we have to break the blue and the red. Okay? And itong channel na to. Yun lang naman. Ganun kasimple lang ho eh. Di ba? Yung pag-chart eh. So ito kasi, yan, galing kasi to sa ano eh. Galing sa taas eh. Oh. But let's see, no? Pwede rin naman mag-V recovery. So basta ang importante sa atin, huwag mabibiyak tong trend line na to. Diretso pa rin dapat yan. Ibig sabihin, it should form na ganyan. Ano? Once na mag-close tayo below this, expect nyo na tatargetin natin itong green at itong recent low natin na 27.90. Yan po si Converge. ICT. Si ICT naman, looks like ready na tayo. O kung gagayahin ito ni Converge at saka yung ACEN. Tignan nyo ho, no? Kumambyo rin naman talaga. So, eto, halos yung ACEN, halos ganito yung forma. Nagtitrade na above EMA, di ba? So, kung ito, kung gagayahin nyo yung forma nito, tutuloy-tuloy. No? Tutuloy-tuloy tayo sa uptrend. Si ICT might encounter some resistance dito sa recent high niya. Pag nalagpasan, syempre, we will record a new local top, no? Mga titos and titas. Let's see. Ano ba yung recent high nito? Ay, dito lang natin lagyan. 203 ng mga titos and titas. Yung mga ganitong pormahan kasi, there's a possibility na formula nga, mauntog eh. Tapos, we might form a W. No? So, ang crucial, if ever mauuntog dyan, yung bottom natin dito. It should not go lower dito po para mag-form ng W, ha? Mga titos and titas. Nakita ninyo, ha? Tignan natin kung gagawin. Drawing. Suggestment lang naman yan. JFC and Jollibee. Jollibee Foods Corporation. Tignan nyo ito. Ito W. Breakout nga. Ito sa W eh. Si Jollibee ah. Makita natin. Ayan po. Ayan. Kita ba? Huli ba yung W ni Jollibee? O, ayan no. Ito yung sinasabi natin na pwede rin gawin ni ICT doon sa maiksing time frame niya, di ba? So, W bottom. Pati ito, breakout eh. Ayun, no? Breakout po siya dyan, ano? Sa trend line na to.
and possible target, and now it's correcting because naiwan yung EMA eh, no? Kaya importante dito yung EMA, mga titos and titas, no? Pag naiiwan yan eh, usually sinusundo. Eh, alam niyo naman yung presyo, gusto niya lagi siyang may kasamang ayaw niyang iwan si EMA, labs na labs niya. Jollibee, this breakout could lead us to 283 ha sa Jollibee po, mga titos and titas. 280 area tayo pupulutin. Normal lang yan, healthy correction for me. And we might expect also a retest pala, no? Expect a retest dito sa area po na yan. Yan. Kung dyan, ano yung breakout point niya, pwede niya ring i-retest yan. Save nga natin to. JFC. Yan po, si Jollibee. So. Last na natin, San Miguel, SMC. Si San Miguel, ito medyo laggard, no? Hindi pa mabagal. Kumbaga, mabagal ang akyat. Umaakyat naman. Pag tinignan natin sa long term, ha? Paakyat naman. Yun nga lang, medyo mabagal. Pero, it's already attempting to break yung 200 moving, ha? Mga titos and titas. Last time na ginawa po niya yan, ito yung pattern na to. Ito po yung pattern, ha? Medyo mabilis. Baka mabilis, ha? Posibleng maging mabilis to, ha? Last time na binrake niyan. Yung 200 moving, no? So yan, no? Halos yan po yung pattern, eh, di ba? Ginagaya to, ha, mga titos at titas. So that's a fractal, no? Pattern recognition po, no? Possible fractal to. Parehas, eh, oh. Parehas na parehas, ha, mga titos at titas, no? So yan, no? Ganun din, no? So kita ninyo, nung binrake yung 200 MA, nagwala si San Miguel. Nagwala si San Miguel, ayun. Inabot ng 35%. Ang inakyat, so kung uulitin niya yan, let's say aakyat tayo ng 35%, malayo-layo na rin to. Pwede tayong umabot sa, magkano yan? 150, 160 area. May tatamaan ba dyan? Ayun, meron nga. Ay, sakto. Sakto dito. Mga 160 ang magiging target ni San Miguel. Once ma-break po natin itong 200 moving, ha, magiging blue skies ahead to, eh. Pagka na-break po natin yan. So, support, nasaan? Ito pa pala, gusto ko ipakita ho sa inyo, no? Tignan nyo ho yung kandila nito. Yung ganitong kandila. Kumbaga to, parang gigil na gigil na, eh, no? That's how I can describe it. Gigil na gigil na yung mga bulls na kumawala, no? Ano itsura ng kandila? Tignan nyo, ang hahaba ng wick sa ilalim, oh. Lagi yung close niya sa taas. Close niya lagi sa taas, sa taas, sa taas, sa taas, sa taas. Diba? Parang yung bull, gigil na gigil. So, ang lakas na momentum nito. Tingin ko lang, ha, once na mabasag, mga titos and titas. Pero syempre, papaalala ni Tito, ha? Syempre pa, KKBB itong programa natin, ha? Mga titos and titas, ha? At, i-like lang yung button, yan lang ang pwede nyong bombay na. Kanya-kanya yung bili at benta, hindi ho yan financial advice, ha, mga titos and titas. Yan na muna. Kung gusto nyo matuto about cryptocurrency, nandyan yung kabilang tambayan natin. Ayan po, mga titos and titas. At meron tayong starter kit para sa mga bago lang sa stock market. Ayan naman. As always, trade wisely. God bless you all. Kita-kits tayo, Kasbu. Bye!